God's Day to all po, kapamilya. Welcome po uli sa ating a day ng paglalambing ng umaga sa Panginoon sa prayer devotion natin. So, ready na po ba kayo? So, ang title po natin this day is God Works. Hindi naman po talaga tumitigil ang Panginoon eh. Sabi po sa verse na tatalakayin natin is from Romans chapter 8 verse 28. Alam ko pong karamihan sa atin memorize na to. Pero ito po ang tinaladhana sa ating araw na to. Sa araw na to, kaya basahin po natin. And we know that in all things God works for the good of those who love him. Tandaan niyo po 'yon, of those who love him, who have been called according to his purpose. Maganda pong isipin ngayon na for those who love him. Dinedicate po ito sa mga tao at sinasabi po ito sa mga mananampalataya na nagmamahal sa Panginoon. Okay. So, start po tayo ha. Sabi po dito ni Sir Max Locado, there are so many things we do not know. Totoo nga naman po. We do not know if the economy will dip or if our team will win. Sa case po natin, hindi din natin alam kung yung ekonomiya natin talaga ay gaganda pa dahil sa COVID-19. Kung kailan matatapos ang COVID-19, di po ba? We do not know what our spouse is thinking or how our kids will turn out. Sa family po talaga, napaka ano yan, ang pinaka na ano po ako dito, yung sa mga bata, yung mga anak natin. Kasi pinagpipray talaga natin sila na maging maayos ang kanilang buhay. We don't even know what we ought to pray. Kung minsan po totoo yun, hindi mo na alam kung ano yung pagdadasal mo. Feeling nga, Lord, paulit-ulit na po ba yung aking padas ang panalangin sa inyo? Minsan hindi na natin alam ang sasabihin natin kay Lord. But ito po ay sinabi ni Apostle Paul. We can be absolutely certain about four things. Dito po from this verse, may absolute four things daw po na pwede nating panghawakan. Ayan, ang galing po ni Pastor Max Locado, no? Sabi niya, ang number one po, God works. Sabi niyo nga po, God works. Sabi niya, He is busy behind the scenes, above the fray, within the fury. He hasn't checked out or moved on. He is ceaseless and tireless. He never stops working. Kung sa tingin po natin, wala nang nangyayari. Di ba po, parang ganun, wala naman nang nangyayari eh. Hindi po, mga kapatiran, ang Panginoon po ay gumagalaw behind the scene. Parang po yung last na devo natin na it is a trust God story. Nung magtiwala tayo sa kwento ng Panginoon sa buhay natin, yun po sinasabi na ang absolute sure, hindi po sumusuko ang Panginoon sa atin. Siya po ay gumagalaw sa bawat minuto ng buhay natin para may ginagawa siya sa atin. May pagbabago, mayroon siyang gagawin na mas malaki mula sa pinakamaliit na detalye ng buhay natin, ng mahal natin sa buhay, hanggang sa barangay, sa komunidad, hanggang sa buong mundo. It is connected. Kung tayo, sabi ng mga matatalino, sa isang bato na to, matatamaan ko yung dalawa. Kumbaga may effect sa dalawang tao. Si Lord po, sa isang COVID-19, ang dami po niyang gagawin. Ang dami po niyang itatouch na tao. Ang dami niya pong magagawa dahil lang dito sa COVID-19 na to. Okay? So, God never stops. He is tireless. Kung si Satan po ay tireless din sa kagagawa ng kaanuhan sa ating buhay, wag po tayo mag-alala dahil si God ay God. Alam po niyo yun, yung hindi siya matatalo na ng devil sa paggalaw at pagkilos sa ating buhay. Okay. Tapos, ang number two absolute, sabi niya, God works. Hindi lang po gumagalaw si Lord ng galaw-galawan lang. God works for the good. Sabi po niya dito, not for our comfort or pleasure or entertainment. Kaya nga po,
gumagalo ang Panginoon sa kabila ng COVID-19, hindi para maging komportable tayong lahat o matuwa tayo, no? But for our ultimate good. Kaya nyo, ang ganda po, no? Si Lord, kumisang nakikita ko po talaga, nagtitank you po ako na nakikita ko po ang tatay ko sa na way, in a way na parang may yung character ni God, yung titiisin niya po kami para matuto kami para sa ultimate good. Since He is the ultimate good, would we expect anything less? Okay. So, dito po nakita ko, ang kabutihan pala, hindi lang para pagaanin ang buhay mo. Tapos, ang kabutihan, hindi rin lang yung para masaya lang parati. Ganun ba ang kabutihan na pinapakita? Hindi po eh. Ang kabutihan ay para sa ikabubuti natin. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ako nahihiya, no, na ikwento ang buhay ko, na nakita ko na kung gaano kabuti ang Diyos at ginamit niya ang tatay ko para sa aming 10 magkakapatid. Maaga po nag-asawa. At alam ko pong napakalaking frustration yun sa tatay ko. Tapos dahil po dun, alam niyo po yung kwento ng tatay ko, sabi niya, ikaw ang tren. Ikaw ang tren. Kumbaga, train tayo. Ikaw yung panganay ko. Ikaw ang maglilid. Tingnan mo yung tren. Pag yung tren, nagkamali ng, kapag saan siya lumiko, lumiliko din lahat. Pagkapakaliwa, kaliwa, pagpakanan, pakanan. Kasi kahit anong gawin mo, kadikit mo ang mga kapatid mo. Tinitingala ka ng mga kapatid mo. E di, ang laki ng responsibility talaga po ng isang panganay, no? Kaya siguro, double anointing noon sa mga Jews, yung sa panahon nila, na, nila Iso, nila Adam and Eve, nila Isaac, di ba po, ang panganay ay anointed, double portion, pero ang responsibility po ay doble din. So, dahil po sa akin, hanggang ngayon, no, talagang nakita ko po na totoo yun, na dahil yung nauna akong maagang nag-asawa, mamaya, pagkatapos ng isang taon, yung isang kapatid ko naman, susunod yung isang kapatid ko na naman, sunod-sunod po kami. Pero alam niyo po, nakita ko ang kamay ng Panginoon sa tatay ko. Hindi namin alam paano kami mag-uumpisa, pero po, tiniis niya kami. Kahit nandun kami, nagbabayad kami ng rent, tapos, pero yung minimal lang po para alam mo yung responsibility mo. Hindi yung dulot lahat, yung bigay lahat, yung pagkain mo. Ito. Hindi po, parang ang tiniis ng tatay ko na kapag ka ikaw nag-asawa, tumayo kayo. Tinulungan ni kaming makahanap ng trabaho, pero pagkakasahin mo, babudgetin mo yun. Yung una po talagang ang hirap eh, pero doon ko po nakita na ang totoong pagmamahal, marunong magtiis. Alam niyo po yung, ang ano ng magulang mahalin ang mga anak, pero kuminsan, sa sobrang pagmamahal, wala na po doon yung ultimate good na ituturo sa kanila na, ay dulot lahat, o ito na yung para sa pagkain nyo, ito na yung ano. Hindi po ganun, hindi po talaga, hindi para sa comfort mo, hindi para sa pleasure mo, o para maging masaya at hayahay ang buhay. Hindi po, kasama po talaga na may discipline at saka tinuturuan tayo ni Lord para makatayo muli sa ating sarili. Kaya may mga disciplinary action talagang ginagawa ang Panginoon. Tulad ng, kaya mga kabataan, pag ang inyong mga wagulang ay medyo tinitis kayo, hindi ibig sabihin, hindi kayo mahal. Tinuturuan kayo. So, yun po, kaya In a long term, lahat po kami magkakapatid sa awa ng Panginoon at sa grace po ni God, natuto po kaming lahat. At yun nga po yung good work na gagawin ni Lord, Ina. Kumbaga magiging ano ka, makikita mo na kakayanin mo at magiging mabuti ka ring magulang para sa mga anak mo. Yun po, segue. So, ang first po is
God works. He never ceases. He is never tired. Pangalawa, God works for the good in a way na hindi yung para sa comfort mo, hindi para sa pleasure mo, para masaya ka parati, hindi po ganun. God works at the same time, nandoon yung pagmamahal na may discipline. Ganun po. Tapos pangatlo, God works for the good of those who love Him. Ayan, ayun na po. Siguro talagang pag-aaralan natin, for those lang po na nagmamahal sa Panginoon. Ayan, sabi po dito ni Pastor Max Lojado, behold, the benefit of loving God. Ayan po ang isang benepisyo, ang isang promise na pangahawakan natin pag mahal natin ang Diyos. Make His story, and your story takes on a happy ending. Oh, guaranteed na magiging happy ending. Being the author of our salvation, He writes a salvation theme into our biography. Ang tingnan ninyo po yung sinasabi dito, no? Binya, pag mahal mo ang Diyos, maswerte ka. Blessed na blessed ka kung mahal mo ang Diyos. Paano po ba makikita kung talagang mahal mo ang Diyos? Siyempre po, yun nga po yung sabi, hindi mo siya mahal kung hindi mo siya inoobey. Parang sa atin lang po, sa mga magulang, o sasabihin ng anak, I love you, Mama. Pero kahit na nagkakanda ko ba na naghahawak ng mga bagay-bagay, kung hindi ka tutulungan, I love you pa rin. O di kaya, I love you, Mama, pero sinabihan mong, hindi ka pwedeng pumunta dyan, anak. Dyan, hindi ka pwedeng, wag kang sumuway, wag ka nang pumunta dyan, at baka ma-accident ka, pero ginawa pa rin. Love mo ba si Mama mo? Di pa, yun nga, obedience. Yun po yung isa sa makikita na totoong mahal natin ang Lord pag nag-o-obey tayo sa kanyang mga salita. Kaya po, maganda talaga paulit-ulit lang na alam natin kung ano ba yung dapat nating ino-obey. Kasi feeling natin, marami po kasi salita ang mundo na pinapakita pa na okay lang, pero hindi yun ang salita ng Panginoon. Kaya po, beware po tayo kung sa tingin nyo na nagmamahal kayo, pero hindi pala yun sinasabi ni Lord na pagmamahal. Oh, kaya po sabi niya pa dito, ang ganda po, there is a guaranteed happy ending. O sa mga fantasy world po, sabi na pa, fantasy lang yung happy ending. Meron po. Alam niyo po, ang happy ending natin lahat, yung kaligtasan natin. Hindi naman po tayo natatapos dito lang sa mundong to eh. Kaya po, totoong may forever at totoong may happy ending pag nasa Panginoon tayo. Kasi po dito parang pwedeng maging horror o action o comedy ang buhay mo. Pero pagkat kasama ka ni Lord, ang huli pa rin ang author of your life, sumabay ka sa story kung anong sinasabi ni Lord na purpose mo sa buhay, gawin mo lang kahit minsan madugo, kung minsan full of fear, o di kaya meron din yung may mga action sa buhay, o di ba? O tapos may mga suspense, may thriller pa, o minsan naman may fantasy din. Sa sobrang fantasy, hindi na makatotohanan. Pero in the end, pagkakasama mo si Lord, ang horror ng buhay mo, ang comedy ng buhay mo, ang action ng buhay mo, magiging napakaganda yan sa kamay ng Panginoon. Tapos alam niyo yun, babalikan niyo yung mga horror ng buhay niyo, tapos matutuwa ka na lang na buti na lang sumunod ako kay Lord. Kasi po pag hindi talaga tayo mag-o-obey kay Lord, magiging forever horror po ang ating buhay. Tapos, hindi natin mararanasan yung totoong happy ending. Kasi po dito, kahit sabi nga, death. Lahat naman tayo mamamatay eh. Pero, magkakaroon pa rin po ng hindi po yun ang end ng buhay natin. Yun na po yung mag-start pa lang ang buhay natin. At yung ending ng buhay natin na kasama ang Panginoon, ibang klase. At kung mahal mo ang Panginoon, dito pa lang, kahit na haharapin mo man ang kamatayan, magkakaroon ka pa rin ng happy ending. Magiiwan ka ng happy ending.
maaalala nila ang happy ending ng buhay mo. Kahit na nag-umpisa ka sa kapangit-pangit na start. And it will, kapatid. Obey God, obey Jesus, at saka sumunod ka para makita nila, makita mo sarili mo, at ng mga maiiwanan mo na may happy ending kay Lord. Fourth, God works in all things. Nauna yung, nadulo yung all things, siguro para maalala natin parati. God is all-inclusive. He works not through a few things or through the good things, best things, or easy things, but in all God, in all things, God works. Kaya po, sabi nga po dito, hindi lang sa mga masasayang moments, sa best moments ng buhay mo, ramdam ko po yun. Talagang yung kahit sa pinaka ano ng buhay namin, pinakahirap na hirap na parte ng buhay namin, talagang nandoon si Lord. Hindi po kayo maniniwala siguro, pero nung nag-umpisa po kami mag-asawa, si June, yung asawa ko po, kahit engineer yan, talagang nag-umpisa po kami sa discipline ni Lord, dahil nga, diba nung last sabi nga, yung sin has consequences. Pero kapag babalik ka sa kay Lord, tutulungan ka niyang umangat. Pero may kasamang discipline yun. Unti-unti lang, mga kabatid. Kaya huwag kayong magmadali. Be patient. Kung nasaan ka man, may tinuturo si Lord. Kung saan ka pinunta, gawin mo yung best mo. Kung saan ka itinaladhanan ng Panginoon ngayon, kahit sabihin mong nakakaasar o hindi ko to kaya o hindi to bagay sa pagiging ako, huwag po tayo mag-complain. Diretso lang. Alam niyo po, ang asawa ko, engineer. ECE siya. Graduate and board passer. Pero dahil nga po siguro sa mga inunahan namin si Lord sa kanyang pag-author ng buhay, maag kami nag-asawa. So, wala po siyang trabaho. Kaya po nag-work kami sa uncle ko na sobrang bait. Binigyan niya kami ng work, pero ang work po namin, minimum din po ang wage namin. Ganun po ang angkan namin, talagang titiisin ka para matuto ka. Ganun din po, naging kargador siya, nag-drive siya ng truck, lahat po ng laman ng truck, bubuhatin niya yun. Tapos pag din-deliver niya, ibababa niya yun. Tapos ang tip sa kanya, 5 pesos lang. Oh, pero God's grace, sabi niya nga, God works in all things. Kahit po yung mga bagay na yun na pinagdaanan namin, nakatulong po yun sa aming pagkatao. Hindi po parusa eh. Hindi yung talagang, ay parusa yan ni Lord. Hindi, actually, binibless ka niya eh. Meron kaming pangkain, one week kami na magtatrabaho, tapos pagkasweldo, bibili na namin ng diaper, ng pangluto namin sa buong linggo, imamanage namin. And ito po ang nakakatuwa, ang Panginoon, talagang nakikita niya lahat. Alam po niya hindi magkakasya yun. Meron na kaming kaltas na 1,000 every month noon pa para sa bahay namin. Tapos, alam ni Lord na hindi magkakasya. Alam niyo po ba na binigyan ako ni Lord for the whole year na nandoon kami, all the years na nandoon kami sa Pangasinan, na ganun lang ang budget namin. Binigyan po niya ako ng isang bibilhan ng karne, na kung saan, pagka pumili na ako, parati may giniling na siya, may pata, may pork chop, kunti-kunti na lang, tapos ibibigay niya sa akin yun. O sige, yan, kunin mo na 500 lang. Di ba? Kahit sino pwedeng gawin pa ng Panginoon. Kaya po yung ginagawa ni Lord sa buhay natin, kahit na ngayon na mahirap, tingnan po natin yung ginagawa ni Lord, na magpasalamat tayo kasi meron pa rin siyang ginagawa na napakaganda sa buhay natin, mga kapamilya. Yun yun, yung hindi mo akalain na mamaya meron ng yung matagal mong kaibigan, biglang nagbigay na lang sa'yo ng kung ano, na hindi mo naman ina-expect. Pero alam ni Lord kasi kailangan mo. And let us be thankful and sensitive and look deeper sa pagmamahal ng Panginoon. Ang tanong, mahal mo ba si Lord?
Yun po yun, mga kapatid. Napaka, yun po yung pinaka-importante na meron sa atin. Dahil kung meron po yun, itong pangako ni Lord na lahat ng nangyayari sa'yo may purpose. Lahat ng nangyayari sa atin ngayon ay tinawag tayo para mapunta tayo doon sa sitwasyon na yun. At sabi niya, magiging maganda para sa atin. Magiging maganda ang ending ng lahat. Kaya, God's day to all po. May we all see how God works all things for our good. And trust Him that He loves you so much. Sana lang, mahal mo siya. So, ready na po tayo. Magpasalamat na lang po tayo sa Panginoon sa mga salita niyang ito sa atin. Father God, thank you. Salamat po. Pinapaalala niyo po sa amin na ganun niyo kami kamahal. At lahat po no, kung nasaan man kami ngayon sa sitwasyon ng buhay namin. Ngayon pa lang po Lord, nagpapasalamat na po kami dahil alam po namin may happy ending ang lahat ng nangyayari, mapait man, mahirap, masakit, kung ano-ano. We entrust everything to you, Lord. Help us, Lord, to really love you with all our hearts, with all our minds, with all our soul, and with all our strength. And Lord, by the power of your grace, by the power of Jesus in our life, Lord, through the power of the Holy Spirit, may we glorify you and you alone. Maraming salamat po, Panginoon. Good morning. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning, kapamilya. God's day to you.